na butas, kinaliitan o lumuwa. Ito ang mga problema ang gustong masolusyonan ni Let na mami ni Ahana, 6 years old, at Saife na 4 years old. Oo, marami kaming mga damit na namansyahan, tapos nalakihan na, nakakahipang-hinayang naman na itapon kasi pwede pa naman silang gamitin, kaso hindi ko alam kung paano gawin. Don't worry, mommy, dahil to the rescue ang Good News Team! Sa tulong ng DIY expert na si Kim Tiam Lee, ang hindi maisuot na mga damit, gagawan natin ang makeover para magamit uli ni Chikiting. Mommy Lit, ano, okay ba sa'yo ang idea na yon? Okay na okay. Okay, let's do it! Ilabas na ang adult size t-shirt at kid size top, gunting, sinulit at karayong. Meron ka bang lumang damit na namansyahan, na pwede natin gamitin ulit? Kagaya nito, ito, perfect! Okay, so namansyahan lang siya ng pintura dati, kaya perfect natin itong gamitin dahil yung bottom na, yung ilalim na part niya, pwede natin ikabit dito sa ating t-shirt at gagawin siyang dress para iba yung design na niya at bago na siya. Ipatong ang top ni Bulilit sa mas malaking t-shirt. Sundan lang ang haba nito sa paggupit ng t-shirt na namansyahan. So since makikita mo na, syempre, mas malaki yung parte nito kaysa dito, ang gagawin natin is gagawa tayo ng mga pleats para lumiit siya at magkasya siya dito para maging parang skirt siya dito sa ilalim. Yes. Para gawin ng pleats, tupiin ng 1/2 inch ang ginupit na bahagi ng damit hanggang sumakto ito sa laki ng damit ni Pulilit. I-secure ito ng pin at tahiin. Ano ba ang mga, ano ang style ni Ahana? Kahit ano? Hindi ba siya mahilig sa mga dress? Girly ba siya? Girly siya? Gusto niya yung mga ganyan? Ayan. Tapos, putulin na lang natin. Ikabit ang palda sa top ni Ahana. Tahiin ang mga ito sa bawat isa. Baliktarin muna ang damit para hindi makita ang tahi. Siguradong magugustuhan niya to. At least, di ba, nakatipid ka. Pagkatapos tahiin, baliktarin lang ito at ready to wear na ang dress. So maganda mag-mix actually ng mga patterns. So maganda sana kunyari, kagaya itong top na ni baby, meron siyang mga blue at white. Tapos yung top niyo rin may same colors pero iba yung print niya. Maganda rin siya na pag-ihalo. Pero pwede rin ako na i-plain yung taas, tapos printed yung baba. So, kayo na bahala mag-halo-halo. Creativity lang pala ang sagot para ang t-shirt ni Mami Let maging fashionable dress ng kanyang little girl. Para sa next fashionable dress natin, ang mga gagamitin, polo shirt, sinulit at karayom, gunting at patch. So, ang nabalitaan ko is itong polo shirt na to ay medyo malaki sa'yo. So, hindi mo siya nasusuot, madalang lang, di ba? So, kaysa naman, naiwan lang siya sa closet natin. Perfect itong candidate para gawin natin siyang dress para kay Ahana. So, gagamitin lang natin itong lumang damit ni Ahana para template, para dun sa size ng ating t-shirt na gagawin. So, ang next step natin is babaliktarin lang natin yung t-shirt para alam natin na sa loob tayo magtatahi. So, ilalagay lang natin ulit yung damit sa taas. At mamarkahan natin yung part na kung saan lumulusot yung arm niya. Lagyan lang tayo ng konting allowance, tapos lilinyahan lang natin siya hanggang dito sa dulo. Lagyan ng pin ang minarkahang bahagi ng polo shirt at saka ito tahiin. So pag natapos na natin yung line na dinrawing natin kanina at tatahian na natin siya, ang next step natin is gugupitin natin yung excess na tela dito. Para ito yung magsisilbing sleeves, ingat lang kayo kasi baka magupit nyo yung kwelyo niya. After magupit, baliktarin na ito. At ayan! Okay ba? Pwede nitong lagyan ng patch for design. Paplanchahin lang ito para dumikit. Trendy ang inyong baguette sa gastos-free polo shirt dress. Dahil meron na tayong mga dress, halter top naman ang next. Ihanda ang adult size shirt, sinulid at karayom, gunting at ribbon. So ito naman ay gagamit tayo ng ito namang ibang damit niyo, mami. Meron naman siyang mga butas. So
So ang unang gagawin natin is babaliktarin lang muna natin yung shirt natin. Tahiin ang butas ng sleeves sa bandang kilikili para magsara ang mga ito. Remember, ito yung meron nating butas na sleeves. So ang gagawin na natin ngayon is gugupitin natin tong party na to kasi hindi naman siya kailangan para sa ating shirt. So pag nagupit na siya, ang gagawin na natin is babaliktarin na natin siya ulit. Ayan. So ang itsura na niya is ganito siya. Makasara dito kasi ito yung magiging side natin. Tapos itong sa taas, ito yung magiging pangkalit natin dito sa taas. So, ang next step natin is gugupitin natin tong collar area na to. Isang buong diretsyo na ganyan. Tupiin ng 1 inch ang ginupit na collar area. I-secure ang pin, saka ito tahiin. Ito ang magsisilbing lusutan ng ribbon. So, pag natahin na natin yung ating parang tunnel dyan na tela, ang gagawin na natin is lalagyan natin ang butas dito sa side ng dalawa. So, isa dito, tapos isa dito. Dito kasi lalabas yung ating ribbon na magsisilbing sleeves para sa ating halter top. So, magiging ganun siya. Gamit ang safety pin, ipasok sa loob ang ribbon. Magtitira tayo ng enough na ribbon para kasya yung isang arm niya. Ipasok sa kabilang butas ang ribbon. Pagdating sa dulo, magtira ng ribbon na lulusutan ang braso bago ito itali. Bawasan ang lower part ng damit para sumakto sa size ng inyong anak. Yan. At sa wakas, ready na ang ating halter top. Yan. Cute! Tapos syempre, pwede mo pa siyang iksian kung sumungkot na rin mas maiksi siya ng konti para mas mukha siyang top talaga. Or pwede rin mahaba na ganito na pwede niyang suotin with leggings or shorts, pang summer, pang beach. In na in sa fashion ng inyong kids sa halter top na ito. After makagawa ng outfits for the girls, syempre dapat meron din for the boys. Ihanda ng iba't ibang shirt, measuring tape, gunting, sinulid at karayom. So mommy lit, since tapos na tayo dun sa mga DIY natin para sa girls, ang balita ko meron ka rin little boy. Ano yung pangalan niya? Saife. 4 years old siya. So ito, meron tayong lumang damit ni Saife na may mga mancha na mga unseen. Ito, medyo nakupas na rin. So perfect candidate ito para gawin natin siyang scrappy na polo. So ang scrappy natin na polo is basically, tatanggalin natin yung part na to, yung sa ilalim, yung mga may mancha. Tapos lalagyan natin siya ng mga ibang tela na maayos pa. Kagaya nito, meron pa siyang parte dito na pwede pa natin gamitin. So, lalagyan natin siya ng layer na ganito. And then, meron din tayo dito na polo na hindi naggamit na medyo malaki na gusto rin natin yung kulay niya. So, ito naman, ilalagay naman natin siya as color dito. So, magiging parang layered siya ng iba't ibang kulay natin in one polo. Isukat sa polo shirt ang mga tela at saka ito gupitin. Gupitin na rin ang pattern na polo shirt mula sa ilalim ng bulsa nito. Balikta rin ang polo shirt, pati na rin ang mga tela. Pagkabit-kabitin ang mga ito at tahiin. So, babalikta rin na lang natin siya kung tapos natin tahiin. So, as you can see, may design na siya. Tapos, yung mga dating mancha at yung mga kung ano-ano dyan, kupas dyan, natanggal na siya dahil laging design na siya ng ganyan. Japorms na ang inyong anak sa unique DIY top na ito. Kasi dati gumagawa na ako ng mga damit ng mga anak ko, pero sa nangyari ngayon is marami akong natutunan, marami akong idea na pwede ko pang gawin sa mga damit ng mga anak ko. Sa panahon ngayon, kailangang maging wise. Halughugin lang ang inyong mga cabinet para ma-achieve ang hashtag Gastos-free OOTD goals.